Hello guys and welcome to my YouTube channel. Welcome back at nandito na naman ako for another episode of unboxing. Medyo matagal-tagal na hindi ako nakagawa ngayon ng video and ngayon nagbabalik na. Hey, dahil lockdown na naman and still ongoing pa rin ang pandemic. So before that, kung hindi ka pa subscribe sa akin channel, don't forget to hit the subscribe button and then click the notification bell para updated ka sa mga latest happenings ko and mga unboxings and travels and everything. So, yun. Yun nga, sabi ko nga, mag-unbox tayo ng bagong item, pandemic item. Ito is the Yisal Stationery Buy. So, bagay na bagay ngayon. Kasi sarado na naman ang mga gym. So, we bring the gym inside the house. Boom! So guys, ito na. Sisimulan na natin. Unboxing and assemble and try natin ang content. No? So, let's start! Talaan natin ng kunting. Mabilisan lang to. Ang ganda ng packaging. Ha? And very cheap siya. Ha? Imagine, ang price niya below 5,000 para sa stationary bike. May sarili ka ng gym equipment sa bahay niya, di ba? O, di ba? Ganda ng packaging niya. I hope paganda rin yung sa loob. Nabili ko nga pala to sa Shopee. Ay, hindi. Lazada pala. Lazada. Sa birthday sale ni Lazada. So, 5,500 naging 4,700 na lang siya. Kasama na dun yung shipping. Diba? Grabe, less than 5,000. Sobrang cheap nito ah. Ito na. Sabi na natin. Wow, ito na. Naka-excite. Tingnan natin kung totoo kasi ang ganda nung review niya eh. Mga feedback, mga customer review. Tingnan natin. Wow! Ay, oh my God! Mukhang promising siya. Nakakatuwa. Ito. Ito yung first item. Ito yung handle. Sige, set aside muna natin. Siyempre, welcome card. Wow, welcome card. Tsaka, ayan, ito yung manual kung paano bubuuhin. Ayan, part list, instruction. Okay, ayan. Sige na. Oo. Ito, mabigat, malaki. Wow! Nakakatuwa! Ang ganda! Grabe! Guys, mukhang sulit na sulit yung ano. 4,700. So, ayan. Wala na. So, start na natin ng assemble. Hindi nga siyang mabili si assemble. Ito guys, so tingnan niyo yung ano. Yung upuan niya. Ay. Ito yung upuan, no? Yung chair. Natunaw lang siya, pero okay naman siya. Leather type. So, ayan. Medyo dumikit yung ano. Styrofoam. Ayan. Set aside. What's next? Grabe, ang ganda. Ito. Ayan, yung mga parts din yan. Sa right side. Ayan, hindi ko alam kung ano parang ito. Wow. ASMR. Para siyang... Ay, pedal! Galing pedal. Left and right.
At ito yung mga tornilyo. Ano nga? Sa presyong 4.7, kaya na dumi. Dito sa kabilang side. Medyo almost done na siya eh. Konting parts na lang, yung buo na kagad siya. So ito, alam ko yung sa adjustment ko na upuan. If I'm not mistaken. Ang init, no? Ayan, yung mga part ng upuan ko. Tanggalin na natin sa plastic para madali natin makita. Yung mainit talaga kasi summer eh, no? Bagay na bagay para maging fit and healthy. Suction ay ang galing. Suction, no? Para sa stand. O, oh, diba? Eh, oh. Galing, no? Perfect. Ayun, guys. Actually, naghanap kami sa mall. Ang pinakamurang nahanap namin, 18,000. Digital siya. Pero, grabe. Ang mahal niya, at saka hindi siya practical. Imagine 18,000 compare sa 4,700 sa Lazada. At na-deliver pa yun. Na-deliver siya. On time. On time ba? Hindi. Medyo na-delay kasi pandemic. Pero okay lang. So, ito. Yung back tsaka yung front. Ah, diba? Dalawang section siya. Galing. Ayan. And, ito na tayo. Yung pinaka-body no stationary bike. Ito na. Open natin. Wow! Wow! Meron pa siyang ano. Ano to? Headset. Galing. Ito, ito na. Ito yung pinaka-body niya. Body ba? Ayan na, o diba? So, start na natin mag-assemble. So, tingin ko ang una nating i-assemble, lagyan muna natin ng suction. So, paano ko malalaman yung harap tsaka ito? So, ready na. Ito na yung mga gamit natin material. I-assemble na natin siya. Unahin natin yung paa. Ay, ang galing! May libre siya, oh. May libre siyang pang tornilyo. So, simulan na natin. Yun. Grabe, ang dali niyang i-assemble. Yun. Oh, diba? Nakabit na kagad yung paa sa likod. So, sa kabila naman tayo. Venue pa na. Thank you. Yan. So, ang galing niya. Sige, next na tayo muna dito.
sa harap naman tayo na Apple. Yan. Ang galing kasi ito pala. Oh, kompleto na siya. Galing. Good job. Siyempre, obviously naman yung mga bolt na gagamitin kasi ito kunyari mahaba. So, para dito talaga siya. Ang galing eh. Tapos ito pala oh. Galing. Oh. Libre na rin siya. Lahat ng material mo kasama na. So, i-assemble mo na lang talaga. Okay. Tapos na yung ating legs. Next natin, ang gusto mong ilagay is yung pedal. So, ito yung harap. May nakalagay dito sa ilalim kung nasaan yung left at saka right. So, ayan. Napakasimple lang niya. Ito na tayo. Ito siyang umiikot. Ayun o, ang galing. Ano ito, car? Right. Ayun guys, may nakalagay pala o. Oh. Right. Right. Tapos, ito. Ikot. Sana tama. Yun. Yun pala. Okay, ang bilis lang pala, no? Mga problema pa tayo. Yun. So, hipitan natin siya. Yan, maigpit na yung pedal. So, ang kabilang side naman. Ikat. Yun. Ikutin muna natin siya. Yan. Yun. Yes! Buo na ang ating pedal. Yan. Next. Yes. Pabalik tayo. Ang ilalagay naman natin itong handle niya. Ayan. Yun. So, ito. Diba? Ito yung adjustan ng upuan. Pero bago yan, ikabit muna natin yung upuan. So, ito. Wala siyang ano. So, wala siyang... Ganito lang siya. Wala siya. So, okay na okay pala na. Wait. Kakabit na namin natin ito. Yan. Tapos, ito yung... adjuster. Yan. So, ito. Ang bilis, oh. Ito na.
Okay. Very safe naman siya. Ay, ang galing. Na-adjust siya, oh. Okay. Saan ka pa? Dito nyo lang siya i-adjust sa ilalim. Diba? Kung gusto nyo mataas, mababa, ayan. Tapos, ito, yung adjuster. Kung gusto nyo mas malayo or mas malapit. So, ayan. I-ano muna natin ito. Tapos, ito, dito yan, para safe. Wow! Almost done na siya. So, konti na lang, mabubuo na natin. Oh, di ba? Ah, di ba? May free na siyang battery. Hindi ko alam, pedometer or scanner, ganyan. Tapos, ikakabit natin to. Parang ano nyo. Monitor. Ang galing, oh. Wow. O, iba, di ikaw na. Oh. Ikaw na talaga. Ah, sige, masyadong mababa. Bali, meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na height. At piliin natin yung pinakamataas. Okay. And itong belt para sa paa. Galing, no? So, bali, dalawa siya. Ano lang? Ganyan lang siya. Buo na yung ating Yizhal stationary bike. Ang bilis, di ba? Galing. Wala pa akong idea niya kung paano. Sinunod ko lang yung manual. Tinunod ko lang yung manual na nandito. Tapos may free na siya na ano, equipment pang kabit. Tools, oh, diba? Very simple. Talagang 4,700. So, ito na, i-test na natin. Nakaka-excite. And ito pa, oh, napansin ko, tingnan niya. Madali siyang, ay, grabe, atigas. Madali siyang i-move-move. Ayan, oh. Dahil may gulong. Ayan, oh. Diba? Dahil din sa gulong, ang dali niyang i-transport. Ayan, oh. Tapos, yung suction niya, grabe, oh. Tingnan niyo naman. Ah! Oh, diba? Ang dikit. Very, very safe siya. Oh, very, very safe. So, ayan. Tatry na natin. Total, pawisan na ako. Try natin kung effective talaga ito. Wow! Para ako nasa gym field talaga. Pwede natin yung sinapatos. On. Reset. Start. Wow! Grabe yun! Sarap! Ayan o. Maandar talaga siya. Wow! Thank you.
Oh. Yes, nice. Wow, sarap. Parang nag-exercise talaga. May gym ka sa sarili ng bahay niya. Ano sinabi nung gym? Kahit walang gym. Yeah. Wow, sarap. Napapawisan na ako. Sarap agad. So, bye-bye. Gym membership fee na siguro, no? Meron ako sariling gym sa loob ng bahay sa alagang 4,700. In less than 5,000. Nagkaroon ako nito. Very quick siyang gawin. Very easy assemble. So very effective. Ang ganda. Sturdy. And 100% thank you. And siya nga pala, hindi ko sponsor ng Lazada, no? So binayaran ko to kaya. Lazada, galing ko mag-promote, no? Yun. So, pagod na yung legs ko. Ito ay, ano nga yung kung dito. Ah! Oh my God! Oh, napagod nga ako. And, sana nag-enjoy kayo at kumuha rin kayo kasi very effective to, lalo ngayon walang 100% safe, tsaka recommended. And, that's it for my unboxing of this stationary bike for exercise. Kung natuwa kayo dito sa video ko, kahit hingal pa ako, sana i-like and follow and subscribe nyo itong channel para sa marami pang unboxing in the future. So, salamat guys sa panonood and pag-support. Hanggang soon. Thank you. Pagod. Pero masaya kasi ang galing. Effective siya. So, thank you. Bye-bye.